sa nangyaring nasaktan yung anak ni Ate Arlene? Child abuse po ang mangyayari na kaso doon. Kasi alam naman natin na bawal na bawal pong pagbuhatan ng kamay, saktan o abusuhin ang mga bata. Ang mga bata po dapat inaalagaan, minamahal at hindi po yung sinisigawan, dinuduro or pagbubuhatan ng kamay. Maraming pong salamat, Attorney. At sa halos 10 taong pangangalakal po ni Arlene ng basura, meron po siyang karamay. At siya raw po ang nakasaksi sa pananakit ni Aling Nating sa anak ni Arlene. Narito po, si Leti Sono. Pasok! Aling Leti, pakikwento po sa amin, ano po ba yung nakita ninyong nangyari nung araw na yun? Dinoro-doro niya po yung anak ni Ate Arlene. Kasi ito po, mapagpasensya. Eh, grabe na yung ginawa ng babae na yan. Tindi mo! Kapal ang mukha mo! Manluloko ka! Mangaagaw ka ng suke na may suke! Hindi ako nangangagaw na may suke! Anong hindi? Bakit pare-pare lang naman tayo namamasuka? Oh, alam ko! Pare-pare tayo, pero hindi mo dapat pakikialaman sa amin! Bakit ako lang ba nang... Sinasama ka na namin noon na ayaw mo! Mukhang malayo pa po ang mararating ng pangangalakal ng ating mga panauhin dahil humantong na po tayo sa usaping sakita ng anak. Mapanindigan po kaya ni Leti ang kanyang sumbong. Abangan po yan sa pagbabalik ng Face to Face. Lahat po kasi ng basura na yan, wala naman po may-ari niyan eh. Iyon po, pare-parehas ang hanap buhay namin. Kung sino po talaga doon ang mauna, yun po ang kukuha. Kayo po ay nakatutok pa rin sa programang patuloy po ninyong sinusubaybayan araw at gabi ang Face to Face. At kanina po, nagtalaka na at nagbigay ng kanya-kanyang mga paliwanag si Ate Arlene at si Aling Nati na maghipag pala po sila dati. At ngayon, alamin naman natin kung may katotohanan nga ba ang sumbong ni Ate Leti. Ate Leti, talaga pong nakita ninyo na dinuro-duro nang wala naman pong ginagawang masama yung bata? Wala po. Sila na nga itong nangagaw ng suki na may suki. Hindi totoo yan. Ano hindi totoo? Talaga, bakit may katunayan ka? Oo, marami nagsabi doon eh. Nakamikit talaga ng mga nangalakal. Sinasabing kayong kumukuha. Sigurado ka? Oo! Pinatunayan mo? May ebidensya ka? May ebidensya ako dahil mismong suki namin na nagsabi. Anong sinabi na sabi ninyo, Ate Leti? Walang iba. Ano po ang sinabi sa inyo? Sinabi po niya, sinabi ng suki namin na kinuha na niya. Lagi naman niya pinupuntahan eh. Hindi yung totoo. May oras po ba yung pagkuha ninyo? Meron po kasing oras yan. May araw din po. Pagbaba namin po, papunta namin ang mga suki namin, inuunahan na nila. Di totoo yan. Kaya nangingita kasi sa amin. Di totoo yan. Nangingita kami sa kita. Ninyo. Ingitira ka talaga. Ako talaga na nangingita sa amin. Ano ako? Ingitira? Talaga. Naingit ka kayo sa amin dahil marami kami nakuha ang kalakal. Aroy! Kami ang maraming kalakal. Kayo ang wala. Kaya naingit kayo sa amin. Ayos kayo. Bakit? May nagbibigay ba sa inyo ng mga grocery, bigas? Di ba? Wala. Kaya nga wala kami pakailan kung nagbibigay sa inyo. At least kami ang parangayong ginagawa namin sa'yo. Ano? Ayos na. So ang sinasabi mo dito, Ate Leti, talagang inuunahan kayo ni Aling Nating pagpunta dun sa mga bahay-bahay? Oo. Pagpunta namin, wala na yung mga kalakal. Kasi po, may ano yun. Sabi ng sukay namin, binubukod na yun nilalagay sa plastic para pagdating namin, inaabot na lang nila. Ang problema, pagpunta namin doon, wala na kami kalakal. Kinukuha na nila. Sabi mo, balibaligtad ka nyo. Ay, naku, sinuman ka. Ihitera ka pa. Ano ba gawa ng storya, Ate Nati? Ano ba gawa ng storya? Di ba, nung nakaraan, sinabi na namin sa'yo na sumama ka sa amin para kahit paano, may kikitain ka dahil sa mga anak mo. Bakit ka, ano ginawa mo? Siyempre, marami na kayo. Kasi, marami na kayo. Balikan lang natin yung nangyaring issue dun sa bata. So nakita po talaga ninyo. Opo. At sinabi ninyo kay Ate Arlene. Sinabi ko sa kanya, pinasensyahan lang niya kasi ito mapagpasensya po eh. Hmm. Kaso abuso na yung babae na yan. May personal masyado po ba kayong galit kay Nati? Nagalit na po ako kasi masyado niya pinakikialaman yung mga sinabi na nga namin sa kanya na huwag mo nang puntahan ang mga suki namin. Hindi totoo yung sinasabi mo sa akin. Sinabi ko yan sa kayo. Hindi totoo yun. Ano, hindi sinasabi. Dahil may kasama ako, gusto mo ipaharap ko sa inyo kasama sama. Ko. Kung si Arlene po ay may karamay sa pangangalakal ng basura, may partner din po itong si Ate Nati. Siya raw po ay mortal na kaaway din ni Arlene at Leti. Narito po, si Lydia Escano. Pasok!
po katotoo na si ate natin po ay inagaw ang mga suki nila? Ganito po kasi yon. Ang lahat po kasi na basura na yan, wala namang pumayari niyan eh. Iyon po, pare-parehas ang hanap buhay namin. Kung sino po talaga doon ang mauna, yun po ang kukuha. At sa pagkakataon na yun, kinausap niyo naman ang mabuti si natin, pero hindi po siya pumayag na sumama sa pangangalakal. Ang pinahihirap niya kasi yung pride niya. Siya na ngayon tutulungan namin para sa mga anak niya. Ayaw pa rin niya. Ano gagawin namin? Dr. Rose, narinig naman natin yung kanilang paglalabas ng sama ng loob. At itong nagiging behavior nila, parang nag-aagawan sa suki. Parang madalas natin narinig yung ganitong klaseng problema pagkatapos merong nangyayari na inggitan din. Pagka umabot ka na dun sa talagang nangangailangan ka, marami ka nang naiisip na maaaring tama o mali. Doon ka nangangailangan ng advice or tulong ng kapwa mo. Diba? Magtanong ka. Ang nalulungkot lang ako, magkamag-anak eh. Relasyon ang problema. Kasi pwede naman silang huwag lang magkompetisyon, sabihin ganun. Ang gagawin, o sige, hatiin natin ito dito sa iyo. Dito naman, akin. O di pwede na, dahil hindi naman nila naisip yun, ang pinagdidiskitahan ang bawat isa. So yung behavior na yon ay they want to compete. Mag-compete, competition. May kompetensya kasi. Oo, ganun. Kanya managawa ni nati yun dun sa anak. Para bang hindi naman siya makaganti rito. Siyempre, parang ginagalang niya rin, di ba? Hipag mo eh. So yung bata ang napagdiskitahan, nabawal eh. Alang kinalaman ng bata doon sa negosyo nila eh. Physical abuse, verbal abuse, hindi po pwede yan. Nagkakadimandahan dyan. Marami pong salamat, Dr. Rose. Hans, sa mga sausawero at sausawera, meron bang gustong makisausaw? Ako, may katanungan ako actually para sa kanilang apat. Hindi nyo ba pwedeng gawin yung suggestion ni Dr. Rose na yung isang area sa isang grupo, yung isang area sa isa? Yung Oo nga, hindi ba pwedeng ganun ang mangyari natin? Hindi nyo ba naisip na apat yun? Pwede po. Kaso nga lang, kasi minsan nauna kami gumising. Kasi siyempre, pag nauna yung dumating ng basura, yun ang pinupuntahan din namin para magkaroon din kami ng kalakal. Alamin muna natin ang final vote ng mga sausawero at sausawera. Puboto muna tayo. Puti kung para kay Ate Arlene, pula kung para kay Ate Nati. Maghipag ito na nakakalungkot na nag-aaway. So boto na, go, go, go! Magkaroon pa kaya ng resolusyon ang bangayan ng dalawang kampo? Mantik po kaya sila sa bawat payo na bibitawan ng ating trio tagapagpasyon?